guys! Welcome back to our channel! So ito na ang second part ng ating Q&A vlog. So wag na natin patagalin pa. Let's start! So itong second part, ito na yung mga medyo serious questions. More on relationship topics nito. Yes. So ginawa natin siya ng separate video para mas ramdam nyo. Mas ramdam. And para mas maganda. Okay. So ang ating first question galing kay... Me, myself, Irish. Yes, so, isa rin siyang YouTuber dito sa Dubai. Hello! So, ito yung question niya is, ito. Quick story nung first time nalaman and pinakilala ko sa parents ni Amber or ni Rebs. So, so, galing kasi ito sa IG. So, Amber kasi yung name niya sa IG. Maarte. So, quick story lang. Very quick story. First time mo ko pinakilala or dinala sa inyo. Alin yung nalaman nila na... Yung ano kasi na nila? Oh, medyo madami kasing kwento eh. Kasi mahaba talaga yung story nun. Mm-hmm. Yung una, medyo hindi pa maganda yung way ng pagkakaalam ng parents niya. So, yung first time kasi siyang napunta sa amin, syempre nakilala ko siya as a friend. Pero yung first time nung pa siya sa amin na alam na ni mama, si mama lang na kami, is yung birthday ko na pinagpaalam ko kay mama. Naalala mo? Year 2011. Mm-hmm. Oo, naalala ko ngayon. Nag-chat ako kay mama kung pwede ko siyang isama. And good thing na kumain naman si mama. So, syempre, kompleto ang birthday ko. Next question from lumanggaling sa Facebook kay Berlin. Na-break na ba kayo before? If yes, why? At paano ulit kayo nagkabalikan? If no, why din? Joke lang, haha. If yes lang. So, yes, nag-break na kami. Once. Mm-hmm. Eh, unang naging kami year 2008. Actually, yung vlog ulit namin before this, may ililing ako dyan. Sinabi na facts namin yan about sa us. Facts about us. So, nag-break kami. Then, 2 years na wala kaming communication. And then, after that, naging kami ulit. That was year 2011. Mm-hmm. And until now. If yes, why? So, bakit daw tayo nag-break? Third party ko. Okay, so, yun na. Short and simple. So, may third party. At paano ulit kayo nagkabalikan? Medyo complicated. Mahabang story. Siguro another vlog na lang ulit. Magandang topic siya sa susunod na vlog. So, let's see kung magawa namin yan. Okay? Alam mo kasi komplikado yung love story na. Oo. Maraming taong involved. Kaya ang hirap kayong gawan nun. Okay, next question galing kay Ray Nadera. Hi, Ray! Question niya, dahil sa magkasama na kayo 24/7, nag-aaway pa ba kayo? Kung oo, ano yung pinakamatinding pinag-aawayan nyo at paano nyo ni-resolve? Behind the scenes nitong ginagawa namin Q&A vlog, nag-aaway kami guys. Siyempre naman, nag-aaway naman kami. Mga normal na tao naman. We are not perfect na sa tingin nyo, puro masaya lang yung pinapost namin. Siyempre naman, mag-post ba kami ng away o masyadong personal? Siyempre hindi. Pero recently nga, mas madalas yung away namin. Pero ano lang, parang petty quarrels lang naman. Wala lang. Normal. Away. Away. Away bata. Mas madalas nga namin pag-awayin yung mga maliliit na bagay. So, that leads us to the next question. So, yung question naman ni RM Felicity, may connecting dyan. Tanong niya, meron na ba kayong naging major away as in yung muntik na kayong mag-break? Kung meron na, paano niyo po na-solve at ayan, getting stronger pa rin kayo ngayon? Major away? Muntik nag-break? Meron wala, ba? Wala. Every time nag-away naman kami, it never leads to yung parang major away na lang. Hindi na iisip na, alam ka? Okay, siguro mga 5 minutes kaming nag-isip guys. Wala talaga kaming maisip na naging major away na yun nga, sobra-sobra talaga. Basta guys, wala. Sorry, wala talaga. Okay, sabihin yung perfect relationship. Pero hindi po yung nag-away kami. Pero nag-away talaga. Next question from... This comes from my sister-in-law. Aris. Marisa Talpatar. Hello! Kamusta? Sabi niya, parang wala kayong problem mga sis. What was the worst problem you think you had and how did you handle it? Ayun, parang same na. Pero hindi. Related. Hindi awa. Yan naman, ito worst naman problem na pinagdaanan natin. Sorry. Parang wala na kaming problema. Akala mo lang yun sis. Madami din naman. Madami rin kaming pinagdaanan from the start. Gaya nga nasabi naman namin kanina, napaka-complicated nung kung paano kami nagkabalikan and all. And nag-start yung relationship namin ng sa hindi magandang stage.
Siguro yun yung worst problem na na-encounter namin, yung simula. Simula yung second chance ng relationship namin. Yun yung, so far, sobrang gulo talaga ako. Parang yung time na yun, us against the world. Parang yes. Oh, yung hindi umaayon sa amin lahat. Nung time na yun, syempre simula pa lang kami, tapos may napapanghinaan na kami agad ng loob. Pero yun, lalagpasan pa rin naman namin siya kasi nga, mas strong yung love namin for each other. Siguro lahat naman ng relationship nag-start sa ganun. Yung simula talagang magulo. Lalo na yung sa ganitong klaseng relationship kasi hindi naman talaga siya agad-agad na natanggap. Yes. Ng society, ng family, and friends. And worst, hindi naman talaga siya natatanggap. Kumbaga, natotolerate lang. Yun, tanggap naman na namin yun na. Tinatolerate lang yung ganitong klaseng relationship. Mahal lang nila kami, kaya ano. Pasa lang choice. So, yun, sana nasagot kami yung tanong question mo, sis. Ang next question galing kay Cherilyn Gandia. So, calling Esther. Sabi nila, habang tumatagal yung relationships, nagkakasawaan. Sa relationship nyo, dumating na ba yung time na nagkasawaan kayo? Yung parang same routine na lang nangyayari. Sagutin mo yan. Sa totoo lang po, guys. Oo. Mm-hmm. So, ito yung vlog na to, ginagawa rin namin to kasi ito na rin yung last time. Joke lang! It's a prank! Why di niya kayo? Huwag ka magsasalita naman. Charot lang po. Bad you. Personally and honestly, hindi ko yan na-feel. Kasi? Charot. Hindi nga totoo kasi, ewan ko, siguro talagang sobra lang yung love natin sa isa't isa na walang sawa-sawa. Talaga ngayon, 24/7 nagkasama. Pagtulog, paggising, mukha niya. Alam mo yun, parang ano na siya, part na siya ng sistema ko. Yes. Na pag wala. Daily routine. Oo, na parang pag wala, yun yung hahanapin ko and mas hindi ko kaya. Tama. Wag ka! Tama. Yung nagkasawa ka na sa akin. Wala, walang sawa factor. Part na siya ng routine, pero hindi siya nakakasawang routine. Yes. That's how we love each other. Charlie! Next question. This question is from Ian. Ian. How did you handle criticisms about your relationship? Hello, Ian. Paano nga ba natin hinahandle? Chill lang kami. Ay, na-receive ka mag-criticism. Meron naman. Ngayon, parang hindi katanggap. Hindi, I mean, directly, meron bang nag-message sa'yo? Wala. So far, wala tayong na-receive na ganung comments. Sa ngayon, wala pa naman. Comment, wala. Siguro, ano na lang, ini-ignore na lang namin. Yun lang naman yung magagawa mo, ignore mo na lang. Huwag mo na lang hayaan na maka-apekto siya sa sistema mo. Kasi, yes. Kasi kami lang din naman yung mahihirapan. Nakasaktan kami pag masyado na may inisip, dinibdib yung mga sinasabi nila. So, kami, basta masaya kami na tanggap kami ng mga families namin, ng friends, mahal nila kami. So, yun. Okay, ito. Question naman to ng sister ko, Lara Macrin Ramos. Hi, Lara. Thank you for your question. 10 years from now, where do you see your relationship? 10 years, that will be 2030. So, 2030, siguro, I think, nakapag-settle na kami kung saan bansa man. Sana, hopefully, and goal talaga namin yan. So, gawin namin lahat para, kasi by that time, nasa 40-ish na tayo, di ba? Yes. So, siguro naman, kahit pa paano, nakumano natin yung mga goals kahit natin. Kahit hindi man lahat. Yes, partly, or meron na doon. But definitely, magkasama pa rin kami. Kami pa rin, and hopefully, nakuha na talaga namin yung mga dreams and goals namin that time. So, pray natin yan. Pag-pray natin. Thank you, Lizzie's! Next question. From Julie Ann Kaberks-Brian. Hello. Hi. So, ito yung question niya. Medyo may connect to dun sa naunang tanong ni Sis Gay. Okay. Your future plans together? I mean, like settling in, children in the future. If it's too personal, okay lang kahit hindi. Mm-hmm. I'm just wondering on how you're going to work it out, if okay. You know what I mean. Yeah. Sorry, curious lang ako. Ingat kayo. John, send my regards to them. Hello! So, thank you for that wonderful question. Medyo may pang-miss you yan, ha? Ano naman, medyo sanay na kami sa mga ganitong tanong kasi nga may mga ilan-ilan na rin naman na nagtatanong paano yun. Lagi namin sinasabi na gusto namin magka-family, gusto namin magkaroon ng baby, syempre. Ano yung plans namin about dyan? So first, yung ano na lang, settling in. Yun nga, gaya ng nabanggit namin, gusto namin mag-settle
sa country na tanggap yung ganitong klaseng relationship. Yes. Mapapractice namin yung rights namin and everything. So, syempre, hopefully, pinagdadasal namin na yung Philippines is maging gonna be like that in the future. Pero mukhang medyo matagal-tagal pa yung so, sabihin yun. Kung hindi man, so, sa either Canada, Australia. US, Australia, yung mga New Zealand, yung mga lugar na pwede. So, hindi pa namin alam sa ngayon, pero magiging malinaw naman yan in the future. Yes, there are plans about that. Children in the future. Yes. Lalo na siya, sobrang hindi niya sa bata. Kung hindi man children, kahit child, kahit isa lang, fur child. Cat or dog. Pero syempre, yun nga, gaya niya naman, as a normal couple, gusto rin namin magkaroon talaga ng sariling baby namin. Marami naman ng ways. Yes, I think. Yun nga lang, medyo magastos. Magastos siya kasi technology, science siya. Talaga ang mag-work niyan. Hindi siya normal. Hindi siya the natural. Hindi siya the natural way. Yes, tama. So, yun yung balak namin. Kaya sobrang kayod kami and todo yung pag-iipon namin kasi alam namin na hindi magiging madali kasi magastos. Hindi lang financially, for sure, so emotionally din. Mentally, emotionally, physically. Kailangan namin ready. Maging ready before namin yan gawin. Yes. So, kaya ang isipan namin yan. May plans kami dyan. Nasa ano namin yan. Sana nasagot namin yung mga tanong mo, Ja. So, thank you ulit. Regards dyan kay hubby mo. Next question. Yung question ni Miera. Parang gusto niya lang malaman kung ano yung magiging POV natin kung mangyayari sa atin itong ganitong scenario. What if dumating yung time na okay naman yung relationship nyo, masaya kayo, then suddenly nabalitaan mong buntis si Rebs. Nabuntis ng college friend niya, may nangyari sa inuman, sa sobrang kalasingan. Ano sa tingin mo yung gagawin mo at dapat gawin ni Rebs para masabi sa'yo yung sitwasyong meron siya? Una, parang medyo malayo sa katotohanan niya kasi hindi naman po ako umiinom. Hindi ako dumadayo sa inyo. Hindi siya nagpapakalasing. Pero sige, same scenario, sagutin mo na. So ako, honest naman ako sa kanya pagdating sa ganitong kung magkakamali siya ng isang beses, parang hindi ko kaya tanggapin. Oo, naging hindi ko talaga kaya. Ewan ko, parang kasi nagbunga eh. Kung ano siguro, kung simpleng may naka-fling siya or may naka-one night stand man or what. Kaya ako panagapin. Kaya lang nagkaroon ng bunga yung ano na yun, yung mistake nila na yun na although anak niya rin naman yun, anak pa rin naman niya, dugot laman niya, pero hindi ko talaga kaya tanggapin. Ewan ko. Talaga ba? Siguro ano, eventually maghiwalay din kami. Siguro pag-uusapan namin. Really ba? Ngayon ko lang naririnig yan ah. Well, hindi naman kasi. Sa ngayon na yan. Super lalim naman kasi nung ano eh, no? Sabi ko lang naman kahit sa ngayon. Sobrang mahal mo ako, hindi mo kayang tanggapin. Hindi ko alam. Pero, ayokong dumating sa ano na yun. Pero sa ngayon, yun yung masasabi ko na pananaw ko. Siyempre. Sakaling nangyari man siya. Tapos nangyayari siya ng ano na dapat gawin ni Rebs para masabi sa'yo yung sitwasyong meron niya. Definitely, pag nangyari sa inyo yun, you have to be honest with your partner. Kailangan sabihin agad-agad. Sobrang hirap nun ah. Sobrang hirap na aminin lalo na sobrang laking impact nun pala sa relationship niyo. Pero you have to be honest. Kasi hindi mo matatago yun. Correct! Mabuti na yung sa umpisa palang malaman na niya. Kesa yung malalaman niya sa iba, mas masasaktan siya and mas magagalit siya. So, we suggest na pag-usapan nyo na ngayon pa lang and huwag nang patagalin. Malay nyo yung partner nyo, matanggap. Understanding naman siya. Basta yun, kailangan nyo maging honest. So, sabihin mo na agad. Okay, friend, be honest ka. Next question. Dito tayo kay Beshi Raymond. English pa, sabi niya. Hi, Raymond. Friend here in Dubai. If you could ask each other anything and have answer truthfully, what would it be? Online, hindi ko nang paghandaan ito. Kahit anong question, meron ka pa bang hindi na itatanong sa akin? Meron pa ba tayong hindi natatanong sa isa't isa? Ano? Sige, ikaw na. Parang may naisipin na. Will you marry me? Sige, ito yung tanong ko sa kanya. Kung halimbawa hindi tayo nagkabalikan before, sa tingin mo, anong estado ng buhay mo ngayon? Or nasan ka ngayon?
I think nandito pa rin ako sa Dubai. Talaga? Eh, kasi nga yung mga pinsan ko eh, nandito, di ba? Pero you don't have any plans before you know? Oo, pero pwedeng mabago. Mabago. Nabago nga yung utak ko. Kung hindi man dito sa Dubai, I think nasa ibang bansa na rin ako. Pero hindi ko alam kung saan. And yung estado ng buhay ko, siguro parang ganito lang din. Nagtatrabaho, nag-save, ganyan, for the future. Hindi ko alam. Siguro! Oo naman! Kasi naman, no, pwede mo namang wala. 9 years. Siyempre, maraming pwede mangyari sa 9 years. So, yes, for sure, meron na rin akong iba. Pero, hindi ko lang alam kung sino. Siguro si Catherine. Ay, wow! Ewan ko na. Ikaw na, it's your turn! Oh, sige. Ito naman tatanong ko sa'yo. Kasi kanina ako lang tinanong ng ganong POV. Ikaw naman ngayon yung POV mo naman. What if ako naman yung mag-cheat sa'yo? I mean, malaman mo na meron akong iba while we're still together. Ano yung ma-feel mo and ano yung gagawin mo? Matatanggap mo ba siya or what? Siya? Sino siya? I mean, matatanggap mo ba yung sitwasyon na yun? Matatanggapin mo yung cut o yung naka-cheat mo eh. Hindi, matatanggap mo ba yun na nag-cheat ako sa'yo? Siguro hindi na. Kasi nagwalay mo rin ako? Oo. Second chance is enough. Parang, eto na yun eh. Dapat todo na, di ba? Kasi, eh, kung mistake nga eh. Ikaw rin naman, nagkaroon ka rin ng pagkakamali. Parang bakit ka magkakaroon ng ano, mistake the second time around? Second time na yun eh! Nag-ano ako sa'yo? Ano bang alawa? sa ngayon na, sa na-feel ko may baka hindi. Hindi ko kayang tanggapin. Hindi ko kayang tanggapin. Kasi why? Bakit ka mag-cheat? Mistake nga! Kunyari, yun nga, nalasing. O nalasing, tapos may naka-fling dun sa, kung saan man, sa barkada or what. In the first place, bakit ka pupunta dun at hindi mo kasama? Ang kulit naman ito eh. Ano nga lang, senaryo nga na ganun. Huwag na nga, ang tanong ko sa'yo eh. Sinagot ka naman ah! Ayan, basta hindi niya daw kaya tanggapin pag mag-cheat ako. Hindi maaari. Okay. Ewan ko, parang feeling ko mga heartbroken ako ng sobra na. Okay, so eto na yung last question. Actually, questions. Ano madami? Maraming tayo natanggap na ganitong question from different people. Pero yung isa lang yung gusto nilang malaman. Pero babasahin natin na sa isa kasi baka magtampo naman siya. Grabe yung magtampo. Galing kay Glay. Hi! Hanga ako sa katatagan nyo. Paano napapanatili ang relasyon nyo ng ganyang katagal? What are the secrets behind it? And tapos si Joy Donghaya naman, enge tips para sa matibay ni relasyon? Okay, then from Marge, ano mapapayag nyo para magtagal ang isang relasyon gaya ng sa inyo? Kayo talaga may forever mapapasana o na lang sila. Thank you! Next, si YM. Ano po ang sikreto nyo at tumagal yung relasyon nyo? Sana all po. Next. And next, Elien. Si Elien. Elien. Anong tips para mag-build ang strong relationship? Then, si Priscilla Ann ulit. Anong secret sa strong relationship nyo? Ah, mukhang maraming may gusto na itong tanong na. Kay Sheila Samaim, what's the key to a strong relationship? Then si Eds Kunanan ulit, what was your secret on long-lasting relationship? How did you manage those arguments and misunderstandings? Oh, so yan, about sa tips kung paano daw kami nagtagal and paano magkaroon ng long-lasting and strong relationship. So naniniwala sila na strong yung relationship? I think so naman. Kasi nga, matagal na tayo pa din. So, which is hindi naman lahat makakaabot ng ganito katagal, di ba? Yes. So, ano ba? Ano daw ang sikreto, Di? Siguro, secret lang po yun. Hindi naman sabihin kasi sikreto. Joke lang. Ako, masasabi ko lang, ang sikreto ko, minemake sure ko sa relasyon namin dalawa is yung every time mag-aaway kami, dapat merong isa na mag-giveaway, magpapakumbaba, magsasorry, kahit na alam niya na hindi naman siya yung fully my fault or totally hindi siya yung my fault. Kasi, ano, pag-price kayo ma-pride, tapos hindi talaga kayo mag-aantayan kayo or magpapataasan kayo ng ano, ng ere. So, walang mangyayari. So, ako lagi kong iniisip na kung ano yung mas kakayanin ko bang pataasin yung pride ko, hindi siya pansinin, o mas kakayanin ko na mawala siya. Parang ganun yung palagi kong iniisip. Kaya, lagi namin sinasabi na pag nag-aaway kami, parang saglit lang. Kasi, kahit ako, kahit sobrang galit ko ngayon, tas maya-maya mahimas-masan, mag-iisip na ako, parang nonsense naman na mag-aaway din kami. Kasi hindi ko rin naman kaya maghiwalay. Kasi, di ba ganun, dun din naman tutungo kung papatagalin yung pag-aaway nyo.
dun sa hiwalay, which yun yung hindi ko naman talaga option ever since. So, ano na lang, magpapakumbaba na lang ako sa kanya. So, from the beginning, ganun yung ginagawa ko. Hanggang sa nakasanayan ko na siya, kahit unintentionally, minsan, kahit siya yung suminghal or siya yung may kasalanan ng away namin, ako na rin yung papansin sa kanya. Oh, grabe, para lang maging okay kami. Nila. Totoo naman yun eh. Nagagalit na naman. Kapag, napaka-rare nung ikaw yung mauunang lumapit. Laging ako. Mas ma-pride ako eh. Oh, ikaw naman. Pabebe po kasi. Tingin mo ano yung secret natin. Yun nga, tama naman lahat ng sinabi niya. Pero isa pa sa sikreto sa ganun is yung open dapat yung communication. Mm-hmm. And as much as possible, kung ano yung na-feel mo, sasabihin mo sa kanya. Mm-hmm. Huwag mo hayaan na hulaan niya kung ano yung nararamdaman. Ano ba kung nagtatampo ka, Des? Parang kagabi lang. Bago kami matulog, sabi ko sa kanya, di nagtatampo ako sa'yo. Di ba? Nalala mo ang gabi? Mm-hmm. Yung mga tipong gano'n na parang huwag mong hayaan na mag-pile up yung sama ng loob mo. Huwag mong hayaan na mag-pile up yung mga inis mo sa kanya. Right at that moment, pag may na-feel kang gano'n, sabihin mo na agad. Mm-hmm. And pag-usapan nyo, mag-compromise kayo. You have to meet halfway. Yes. Na para maayos yung kung ano man yung mga issues na yun. Para in the long run, hindi siya magiging issue. Ang hirap kasi yung kinikimkim mo lahat, tapos kapag sumabog ka, sobrang dami na pala. Oo. Normally, yun yung nagiging reason ng breakup. Yes. Yung sobra na yung nasa loob mo na hindi mo na ilabas sa kanila. Yes. Hindi nyo na pag-usapan beforehand. So, sumabog na. Hmm. Hindi na siya ma-fix kasi ganun kasi yung paramdam na parang may lamat ka na sa loob eh, di ba? Mm-hmm. Pag pinatagal mo siya. Ang pangit din nung parang isa sa walang bahala mo na lang. Hey, sige, hayaan mo na. Parang palagpasin na lang, ganun. Correct. Hindi niya napag-usapan. Para lang hindi siya magalit or something, hindi mo na lang babanggitin. Which is, hindi rin maganda. Kasi nga, pag may dumating ulit na ganung scenario, na same na situation na na-feel mo, na binaliwala mo, madadagdag pa yun doon sa na-feel mo ngayon. And yun nga, dapat give and take kayo. Hindi pwedeng yung ako lang yung nag-give na nag-give. Tapos siya, take lang ng take. Dapat vice versa. Kung baga, like sa gawain bahay, kung magkasama kayo, dapat hindi lahat siya, hindi lahat ikaw. Dapat share. Bigayan. Bigayan. Then, laging mag-unawaan. Kung may nagagawang mali yung isa't isa, unawain. Yun nga, pag-usapan nyo na ganito, nagkamali ka sa ganito, ayoko ng ganito. Sabihin mo, para alam niya. Kasi, pag hindi mo sinabi, hindi niya alam. Tapos, magagawa niya ulit yung mali. So, yun nga. Sa simula ng relationship, sobrang dami niyang matidiscover sa isa't isa. Pangat na ugali. Everything talaga. Yes, lahat talaga. Lalo na pag magkasama kayo 24/7. So, kung kaya matanggapin lahat-lahat ng pangit sa kanya, that's good, di ba? Mm-hmm. Pero kung hindi, na parang lagi kang naghahanap, I mean, hindi ka contento sa partner mo. Tapos ikinocompare mo siya sa iba, bakit si ganito ganyan, tapos ikaw ganito. Alam mo yung naghahanap ka sa kanya nang wala sa kanya, ibig sabihin, hindi mo siya tanggap fully. Ibig sabihin, hindi rin full yung pagmamahal mo sa kanya. Mm-hmm. So, what's the worth of keeping that relationship kung ganun yung tingin mo sa taong mahal mo, di ba? Yes. So, agree ako dun sa sinabi niya na huwag na huwag mong hahanapin sa partner mo yung mga bagay na wala sa kanya or nakikita mo lang sa ibang tao. Like, kukompare mo siya kay ganito, bakit siya ganito, ganyan. Kasi, iba yung impact nun sa partner mo eh. Paano kung siya bibigay niya naman lahat and yun lang yung kaya niya ibigay sa'yo eh. So, siya, mag-frustrate siya na bakit hindi ko to kayang gawin for you? Eh, yun yung gusto mo. So, yun yung iwasan din natin kasi minsan nagkakalamat ang relasyon sa ganyan. Lagi mo titignan kung ano yung meron dun sa tao na yun. Nawala sa iba, huwag mong hanapin yung wala sa kanya. Yes. I-appreciate mo siya kung partner mo. Kung ano siya, kung ano yung kaya niyang ibigay. Hindi mo rin masasabi yung iba, yung tinitignan mo na tao na yan na gusto mo ganun yung partner mo, hindi mo alam na meron din pala siyang bad side. Yes. Na ayaw hindi mo din. Hindi mo naman nakikita. Na hindi mo nakikita kasi ang tinitignan mo lang is yung goodness niya. So, walang taong perfecto po. Yes, lahat po ay may flaws. Kahit kung kaming dalawa, kahit sino sa aming dalawa, may mga bad sides kami na tinatanggap na lang namin kasi na part yun ng pagkatao namin. Mm-hmm. Hindi namin yun pwedeng babago. Unless, sobrang kasama. Yes, sobrang sama talaga ng ugali na yun na pwede naman baguhin talaga. So, pwede niyong tulungan ng isa't isa para mabago. To be a better person. Yes. Diba? Ang mahalaga, lagi niyong titignan kung yung tao ba na kasama nyo is napapabuti ka ba dahil kasama mo siya.
if she or he is making you a better person. Mm. Ganon. And isa ring secret na pwede namin i-share kasi thankful kami pareho dahil parehas kaming tanggap sa both sides ng families namin. And open kami, hindi namin tinatago yung relationship namin. Yes. Isang malaking factor yun. Sa pagtagal namin, oo. Kasi walang nagpipigil sa amin or hindi kami pinaghihiwalay. Kasi mahirap yung gano'n yung pagka hindi tanggap kahit sa anong side. Oo, kahit sa side mo lang. Tapos yung pag kung nagtatago, hirap. Naranasin na natin yun. Kaya alam natin mahirap. So thankful kami dun sa part na yun. Nakaka-build siya ng foundation ng relationship niyo. Kasi alam mo na, mayroon kang matibay na support system from your family. Na they got your back in case may problem kayo. Yes, correct. Tapos yun guys, hindi rin naman magtatagal yung relationship namin kung hindi kami loyal sa isa't isa. Yes. Second chance na kasi game. So parang napunto na kami din sa first. So alam na namin yung feeling ng wala yung isa't isa. Yun! Sana nasagot namin ng maayos yung tanong nyo guys about sa pagiging strong ng relationship. That concludes our Q&A vlog. Sobrang thank you sa lahat ng nag-send ng mga tanong questions nila. Yes, salamat po. Sa mga curious about sa relationship namin and kung anik-anik na tungkol sa buhay namin. Thank you. And thank you kung sa tingin nyo is very strong yung relationship namin based dun nga sa mga questions na. Thank you po. Salamat, salamat. Bago natin pala i-close tong vlog na to, meron pa akong babasahin dalawa dito na messages. Actually, hindi siya question. Ano siya? Suggestion nila para daw sa next content natin. So number one, si May Ann De Los Reyes. Dati ko siyang classmate nung college. Sabi niya, reacting to old photos. Nasa linya po yan. Oo, nakalinya na po yan. So, intayin nyo lang po. And then, si Ariel naman to nagsabi niya, tips sa pag-e-edit ng videos. So, actually, meron na rin kami isang friend na nag-request nito. Kaya lang kasi sabi ko, parang hindi naman ako magaling mag-tutorial na parang, ewan ko, hindi ko yan forte. So, hindi ko alam kung magagawa ko. Pero, Ariel, thank you. I will try my best. Yun, thank you guys. Sana nag-enjoy kayo. And sana na-inspire kayo sa mga pinagsasabi na. Sa mga pinagdaanan namin at na-share namin sa inyo. Thank you po for watching. So, until our next vlog, bye! Bye guys, everyone!